Magandang araw mga friend, eto po muli si Ate Lek. Welcome back po sa ating munting channel. Inaanyayahan ko po kayo dito sa ating mini garden. Samahan niyo po ako. May ipapakita po ako sa inyo mga friend kung paano ko po pinoproteksyonan ang mga bunga ng bayabas sa mga ibon kapag po sila ay mahihinog na o hinog na para hindi po sila tutukain. Ganito po ang ginagawa ko mga friend. Ayan, pinabalot ko po sila ng plastic, yung mga lumang plastic ko, bali mga pinagbalutan kapag may binibili ako, hindi ko po tinatapon, nire-reuse ko po. Ayan po, ayan, kasi sa panahon po natin ngayon, kailangan din po natin mag-reuse. Ayan. Ayan mga friend, kaya ko po sila binabalot ang plastic mga friend kasi para protection nga po yun sa mga ibon para pag hinog po sila ay hindi po sila tutukain at hindi rin po sila aatakihin ng fruit fly. Ayan, ayan, para hindi po sila, ayan, katulad po niyan. O, diba, pag naka-plastic po, bali hindi po nakakapasok yung mga ibang insekto na gustong umatake sa ating mga prutas. Pero pagka maliliit naman, mga friend, pwede naman hong hindi muna natin balutin. Katulad na mga ganyan, pwedeng hindi muna. Pag yung medyo malalaki na po, yan, kailangan na po nating proteksyonan sa mga fruit fly at sa mga ibon. At saka maganda rin po mga friend kapag binabalot ang mga prutas. Kasi katulad po nito, ang bayabas kapag ka hindi po natin namamalayan, minsan nahihinog na po sila kaagad, ay hindi po sila direktang malalaglag sa lupa. Kasi masasalo po sila ng plastic na binalot po natin. Kahit hindi po plastic, pwede rin pong tela. Katulad po nito, tela po yung ginamit ko. Buting tela po. Huwag po yung dark kasi may hinog po kaagad yung prutas. Kailangan po yung light colors o puti ang ipambabalot po natin para lumaki po yung prutas. Ayan. Ito po, meron po ako ipapakita sa inyo mga friend na dati ko na pong binalot. Hindi ko na po naipakita noon sa inyo kung paano ko po binalot siya. Pero ito na po siya ngayon. Malaki na po siya. Tsaka maganda rin po friend, isa pa kung bakit binabalot ko rin siya ng plastic. Kasi yung prutas kapag hinog na po siya ay makinis po. Ganyan po. Palaki na po siya. Tanggalin po natin yung plastic. Diba? Ang hirap. Ayan. Makinis po siya. Wala po siyang mga atake ng fruit fly. At saka yan. Maayos po lumaki yung ating prutas. Kahit na hindi po bayabas, kahit na papaya o iba pang uri ng mga prutas, kailangan din po binabalot po natin para protection po sa mga ibon o sa iba pang mga insekto na gustong matake sa ating mga prutas. Yan lang po mga friend, inaanyayahan ko po kayo muli sa ating channel upang mag-subscribe. Sana mag-subscribe po kayo mga friend. Hanggang sa muli. Bye-bye. Ingat po kayo. Maraming salamat po.